Guys, share ko lang ang magandang view dito. Yan, pantanggal ng stress. Napakagandang pagmasdan, di po ba? Tara sa content. You know, magandang araw guys. Welcome back sa ating channel, Alimay Online po. Bago lang tayo magtuloy-tuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe at paki-on ang notification bell. At syempre, mag-join na kayo sa ating membership. Ayan, guys, hindi lahat ng kumikinang ay ginto ah. Kaya meron tayong coins dito na old coins, 1964. English series ito eh. Ito yung mga 5 centavos. Ayan siya oh. 1964. May napansin kasi ako dito guys. Meron kasi ako nakita online na iba yung kanyang reverse compare dito sa ating hawak na 1964. Ayan, pero tingnan muna natin yung kanyang reverse, no. Ayan ang kanyang appearance sa reverse. At kapag yung binaliktad, upside down siya, no. Andiyan sa gitna yung simbolo ng watawat ng Pilipinas at Republika ng Pilipinas, yung sa sash doon sa ilalim. Ayan siya. Oh, kailangan ko rin ng inyong kooperasyon dito guys, no, kasi baka po meron kayong mga 5 centimos, paki-check po ninyo yung ganto, yung kanyang reverse. Kaya ipakikita ko sa inyo yung aking nakita sa online, yung binibenta. Ito guys, ayan, highlights, may mga description na dyan. Binibenta tong coin na ito, yung katulad na sa atin yung 1964 din siya. Ito siya. At parehong-pareho ito ng ating hawak. At sa reverse lang, yun lang nakita ko lang na pagkakaiba, yung stars type na nandito sa binibenta na ito ay pointed stars, you know, at B-type na stars. At dito naman din sa Animista 1960, check lang natin yung examples. At halos ganun din, no. Pointed stars din siya, B, no. Makikita rin yung mga stars na yan doon sa 5 piso. Ay sa, sorry, no, sa mga bimetallic na 10 piso. At titingnan din natin dito sa kanyang mga ears kung meron nga plumeria shape. Ayan. Kasi yung aking hawak na 1964, guys, yung star kasi na nasa reverse niya, plumeria shape siya eh. Makikita rin yung plumeria shape na yan sa mga bimetallic na 10 piso. Ayan, no, years 1958 to 1966, 5 centavos brass ang kanyang composition. At demonetized na ang mga old coins na ito. Ayan siya. So, tingnan natin. Wala rin ako nakita doon sa comment. Eh, no? Wala rin nakalagay sa comments na may plumeria na variation itong mga 5 centavos English series na yan. No? Tingnan ninyo. Years lang siya eh, no? Diba? 1960, 1962, 1964 at 1966. Ayan, yung ating coins ay 1964. At marami-rami ito. Common lang naman na itong mga ito eh. Pero ang maganda ang value niya. So, sa unregulated condition is 61.23 na. Ayan siya. So, 50-50 ako dito. Hindi natin masabi kasi yung ating hawak na plumeria, yung stars niya ay magdedepende ito ngayon guys sa inyong mga hawak. Parang survey, malalaman natin ngayon yan kung meron kayong mga 5 centavos, paki-check yun, no, tingnan ninyo kung anong klaseng stars meron inyong mga 5 centavos eh, para malaman natin kung rare nga ba or common lang din yung mga plumeria shape na 5 centavos sa kanyang reverse. Ayan, no? At napansin ko lang dito sa mga 1966, ito medyo mababa ang mintage guys, yung 1966 na 7%. Ito medyo mataas ang value nito, sigurado kung meron kayo sa uncirculated condition, no. At baka meron kayong uncirculated condition, pwede nyo ilisting sa eBay at sa ating page Calimay Online, no. At ito nga yung ating bahaya. Tingnan nyo, tingnan nyo yung stars, tingnan nyo mabuti guys, o, di ba? Hindi siya pointed stars eh. Plumeria ang plumeria.
ang variation nito, maaaring sigurado variation nga ito. Yun ang ano, di lang natin alam kung rare ba o common ito mga plumeria stars na to dito sa 5 centavos English series. Ayan siya. Kitang-kita naman, di ba? Kung familiar kayo sa mga 10 piso na may plumeria, kung nangingilatis din kayo sa 10 pesos bimetallic, at tingnan natin itong 1963, no? O tingnan nyo yung stars. Iba mag-iba. Hindi siya plumeria, pointed stars lang siya. Sa 10 piso, ang tawag dyan ay B, no? B-type na stars. Alright guys, so mag-comment po kayo, ha? Tingnan nyo kung plumeria ba o B-type stars ang inyong mga 1964. Siguro kahit hindi 1964, kahit anong year. So para malaman natin, para ma-survey natin. So guys, thank you. Yan na po ang ating content ngayong araw na ito. Huwag kalilimutan mag-subscribe, guys. At i-on ang bell para updated kayo. Kita-kits tayo sa susunod. God bless you all po. Out na tayo.